ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! Magandang tanghali, Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Pebrero 15, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, apat na biktima ng pagbagsak ng ikalawang palapag ng simbahan dyan sa may bahagi ng Bulacan, nasa critical na condition pa rin. 4,000 mga magsasaka na naapektado yan ng El Niño phenomenon, tutulungan ng pamahalaan. Ito namang bahay ni Presidential Communications Office Chief Chaloy Garafil, naapektuhan ng naganap na sunog dyan sa lungsod ng Quezon. Ang Department of Finance, suportado ang pagkapalawak ng mga libreng tuition fees sa mga college students. Ang Iloilo City Government, pinuna ang pahayag ng Chinese Consul General sa hindi umano pagrespeto sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa ating international news, abangan dahil ang Israel naglunsad ng malawakang pag-atake sa Lebanon. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at Caster Nation, nasa critical na kondisyon pa rin hanggang sa ngayon itong apat na naging biktima ng bumagsak na ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Church dyan sa may bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Gina Aison, kabilang sa mga ito ay ang isang individual na may edad 82 anyos na nagtamo ng multiple fractures, isang 70 anyos na nagtamo naman ng leg fracture, isang 64 anyos na nakaranas naman ng hypertension, at isang 49 na taong gulang na nagtamo naman ng fraction sa kanyang braso at kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Aniya, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawa nilang monitoring sa kondisyon ng mga biktima ng naturang trahedya na pawang kasalukuyan pa rin nasa pagamutan. Kung maalala, una nang iniulat ng Public Information Office ng Naturang Lungsod na nadagdagan pa ang bilang na individual na napaulat na sugatan ng dahil sa naturang trahedya na pumalo na nga sa 63. Kaugnay nito ay may isa na ring nasawi nang dahil sa nangyaring trahedya. Samantala, kinilala naman ng mga otoridad itong nasawing biktima na si Luneta Morales, 80 anyos, at isang choir member ng naturang simbahan. At batay nga sa isinagawang investigasyon doon sa pinangyarihan nitong naturang insidente, sinasabi na itong pinagbagsakan o itong bumagsak na second floor ay gawa nga sa kahoy at ito ay inanay na umano kaya ito ay bumigay dahil na rin sa dami nitong mga mananampalatayang Katoliko na nagsimba noong araw na iyon o kahapon sa pagunitan nga nitong Ash Wednesday. At patuloy naman na makakaasa o makakatanggap ng tulong ito mga naging biktima ng naturang insidente mula yan sa probinsya ng Bulacan. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaan na magpapaabot ito ng tulong sa mga kabayan nating mga magsasaka na isa sa mga pangunahing maapektuhan ng pananalasan ng El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Ayon kay Task Force El Niño Spokespersons Assistant Secretary Joey Villarama, sa ngayon ay nakahanda ang tulong na ipapaabot ng gobyerno para sa halos 4,000 mga magsasaka na direktang maapektuhan ng matinding init ng panahon. Kabilang na dito ang pamahagi ng gobyerno ng mga binhi sa mga magsasaka para sa kanilang pananim. At gayon din ang pagbibigay ng social protection at domestic animal na kanilang maaalagaan para
kasalukuyan na rin yan sa dagdag na kita, lalo na't ang kanilang kabuhayan ang pangunahing naapektuhan ng El Nino phenomenon. Bukod dito ay patuloy ang ginagawang pag-asaayos ngayon ng mga kinaukulan sa mga irrigation canal para yan sa mas sufficient at efficient na pagdilig sa mga sakahan. Kung maalala mga kabomba at Christar Nation, batay sa government bulletin sa ngayon, pumalo na sa 151 million pesos ang halaga ng agricultural damage na tinamo ng ating bansa nang dahil pa rin yan sa epekto ng El Nino phenomenon na nagdulot naman ng pagkasayang ng nasa 6,618 metric tons ng palay at mais sa mga lalawigan niya ng Iloilo, Antique, Negros Occidental at Zamboanga del Norte. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, kabilang itong bahay ni Presidential Communications Office Chief Cheloy Garafil dito sa mga naapektuhan nitong naganap na sunog dyan sa may bahagi ng barangay Batasan Hills, Quezon City noong Miyerkules yan ng gabi. Nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng gabi kahapon mula sa isang duplex house at ito ay kumalat sa mga katabing bahay. Tumanggi namang magbigay ng komento si Garafil hinggil nga sa naturang insidente. Samantala, isang 67-anyos na residente ang nagtamo ng third-degree burns sa kanyang kamay kaya't kaagad itong dinala sa pinakamalapit na ospital para mapagamot. Ayon yan sa pahayag ng Bureau of Fire Protection. Samantala, tatlong pamilya naman ang naapektuhan ng nasabing sunog. Alas 10:44 ng gabi kahapon nang ideklara ng Bureau of Fire Protection itong fire out na. Itong naturang sunog sa naturang lungsod. Tinatayang aabot naman sa humigit kumulang 7 milyong piso. Itong halaga na mga ari-ari ang napinsala dahil sa naturang insidente. Samantala mga kabombo at Kastar Nation, patuloy ring inaalam ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi ng sunog. Kasabay nito ay patuloy rin ang paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko na maging maingat lalo na't mainit kayo ng panahon at iwasan itong pag-iiwan ng mga appliances na kung kayo ay lalabas ng bahay ay siguruhin naka-unplug itong mga appliances ninyo na nakasaksak kung hindi naman ginagamit. Pinaghihigpit na ng sintro ng mga residente sa 118 na mga barangay doon sa Davao City. Ito ay matapos nga na mag-abiso ang Davao City Water District sa mga consumers nito na asahan na ang mas mataas na singil sa tubig sa oras na maipatupad na ang 20% increased rate nito ngayong taong 2024. Ayon sa naturang Water District, ito na ang ikalawang tranche ng kanilang pagkapatupad ng water rate hike mula nang ipatupad nito ang unang tranche na mayroong 30% increase rate na singil yan sa tubig noong taong 2022. Para naman sa residential at government connections, ang minimum rate para sa unang 10 cubic meters ay tinatayang nagkakahalaga sa 214.20 centavos at mula po yan sa dating 178.50 pesos. Magkakaroon naman ng dagdag na singil na nagkakahalaga sa 22.50 pesos sa kada 11 to 20 cubic meters, habang nasa 29 pesos naman ang halaga na dagdag para sa kada 21 to 30 cubic meters. Nasa 38.50 pesos naman ang magiging dagdag na halaga para yan sa kada 31 to 40 cubic meters at umaabot naman sa 56.20 pesos ang para sa 40 cubic meters na makukonsumong tubig pataas. Ayon sa Davao City Water District, ang dagdag na singil sa tubig sa mga lugar na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon ay para yan sa kanilang mga proyekto at upang mas mapaigi pa ang kanilang serbisyo ng tubig sa ating mga kababayan, partikular na ngayong panahon ng matinding init ng panahon. Mga kabombod Kastar Nation, ang oras natin ay 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay inaprubahan na ng Department of Budget and Management. Ito namang paglalabas ng 455.58 million pesos na pondo yan para sa Department of Agriculture at tatlong iba pang government-owned and controlled corporation para pondohan itong kanilang operating requirements ng Rice Competitiveness Enhancement Program para sa unang quarter ng kasalukuyang taon, itong taong 2024. Ang naturang pondo na kinilala rin bilang Rice Competitiveness Enhancement Fund ay naglalayong mapabuti nga itong produktibidad at pagiging mapagkompetensya ng mga lokal na magsasaka ng palay at dagdagan naman itong kanilang kita sa pamagitan ng pagkakaloob ng makinarya at kagamitan sa sakahan, pagpapaunlad, pagpapalaganap ng binhi ng palay o pinalawak na tulong sa kredito sa bigas at rice extension services. Kung maalala noong Enero 29, inaprubahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman, ito namang paglalabas na itong tinatawag na Notice of Cash Allocation. At mga kabumbot Kasar Nation, ito ay nagkakahalaga ng kabuang 431.79 million pesos upang masakop nga itong mga kinakailangan sa pagpapatakbo para yan sa iba't ibang mga programa o bahagi ng mga ahensyang pagpapatupad nga ng naturang programa para sa unang quarter ng taong 2024. At kabilang sa mga ahensyang ito, ito ngang isang government-owned bank na mayroong pondo na 133.65 million pesos, at isa pang government-owned bank na mayroong 120 million pesos at ang Philippine Rice Research Institute na mayroong inilang pondo na 178.14 million pesos. Bukod pa sa 431.79 million pesos na inilabas sa mga government-owned and controlled corporation na iyon, noong Enero 26, inaprubahan din ng Department of Budget and Management ang pagpapalakas naman ng Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 23.79 million pesos para masakop naman itong 2024 first quarter operating cash requirements ng Department of Agriculture para yan sa nasabing mga programa. Sa inaprubahang halaga, 10.97 million pesos ang inilabas ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute o ATI, habang ang natitirang 12.82 million pesos ay inilabas ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o itong PhilMEC. Ang Republic Act No. 11203 ay nakatakda para sa paglikha nga netong Rice Competitiveness Enhancement Program na dapat binubuo ng taunang na paglalaan ng 10 billion pesos para yan sa susunod na 6 na taon kasunod ng pag-aproba ng naturang batas, at dapat otomatikong ma-credit sa isang special account sa pangkalahatang pondo ng National Treasury. Samantala, isa sa dalawang empleyado ng Pilipinas ay maghahanap o naghahanap ng mga bagong pagkakataon sa trabaho sa susunod na taon. Ang desisyon na gawin ito ay depende raw sa mga bonus, health insurance at flexible o remote work arrangement. Ang datos na ito ay batay sa naging resulta ng Robert Walters Global Salary Survey 2024, kung saan ipinapakita sa naturang survey ang isang attractive bonus scheme ay ang nangungunang pagsasaalang-alang ng nasa 86% na access sa private healthcare insurance, gayon na rin ng 82% sa at flexible o remote work arrangement na mayroon namang 57%. Ayon sa naturang survey, priority ng mga empleyado ang work-life balance na nakapagtala ng 91%. Pinapaboran ang mga opsyon tulad ng isang apat na araw na linggo ng trabaho na mga serbisyo sa kagalingan, at gayon na rin ng 36%, at maging ang mga pag-a-access din sa mga tagapayo at mga inisyatibo sa pagkakaiba-iba at pagsasama-sama na nakapagtala naman ng 35%. Ang survey ay nagpapakita ng isang agwat sa mga inaasahan tungkol sa lokasyon ng mga trabaho. 72% naman ng mga naghahanap ng trabaho ay handang gumugol ng 2 hanggang 3 araw sa opisina
opisina, samantalang 70% naman ng mga nagtagapag-empleyo ay umaasa sa presensya ng kawaninang hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw bawat linggo. Oras 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, nais ni Finance Secretary Ralph Recto na gumastos ng higit pa sa edukasyon. At inaasahan nga o isinasaalang-alang nito itong pagpapalawak naman ng libreng tertiary education program. Ito ay kabaligtaran naman ng panukalan ng kanyang predecessor na nagsasabing ang pagbibigay umano ng libreng tuition sa kolehiyo sa mga state universities and colleges ay unwieldy, inefficient at wasteful lamang. Ayon kay Recto, kanya itong inisponsoran at sa tingin niya ay kailangan ng palawakin pa. Aniya, ang kanyang tinutukoy ay ang edukasyon sa pangkalahatan at hindi lamang ito namang pagpapalawak ng libreng programa sa higher education. Samantala, kinilala bilang Republic Act 10931, itong Quality Tertiary Education Act. Ito ay isang batas na nagpapapormal sa zero-cost education at mga waiver ng mga karagdagang singil sa mga state universities and colleges, gayon din sa mga lokal na universidad at kolehiyo sa ating bansa. Makabambot ka, Sir Nation, noong nakarang linggo, inaprubahan nga ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order sa nagkakahalaga nga ng 3.41 billion pesos para yan sa pagpapatupad naman itong quality tertiary education. Humigit kumulang 74,262 na mag-aaral para sa quality tertiary education program para sa school year 2024 ang inaasang makikinabang sa inilaan na 3.41 billion pesos na pondo. Ito naman ay sumasaklaw sa tuition at ang mga miscellaneous fees, accident insurance, training provision, internet allowance, started toolkits, national assessment fees at iba pang bayarin sa mga paaralan. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, inihiyag naman ng Bureau of Customs Assistant Commissioner Vincent Philip Marulnila na tiwala pa rin ang kanilang ahensya na malalagpasan nito ang kanilang monthly goal collection ngayong buwan po yan ng Pebrero. Target ng ahensya na makolekta ng mas mababa sa 70 billion pesos ngayong buwan. Ayon kay Marulnila, target nilang makakuha ng 3.5 billion pesos a day na collection. Sinabi ni Marunilla na ang Pebrero ay karaniwang panahon ng inventaryo na maaaring makaapekto naman sa dami ng mga pag-import. Nauna nang iniulat ng Bureau of Customs na lumampas ito sa target na koleksyon noong Enero ng taong kasalukuyan na may katumbas na 2.16%. Ayon naman sa paunang ulat ito, nakakuha ang kawanihan ng 73.33 billion pesos na kita para yan sa unang buwan ng taong 2020. Ang accomplishment na ito ay kumakatawan sa surplus na 1.55 billion pesos sa itaas na target collection na nagkakahalaga naman sa 71.78 billion pesos. Ang kita na nakolekta noong Enero ng taong 2024 o ngayong taon po yan ay lumampas din sa mga numero noong nakaraang taon na nagkakahalaga naman sa 2.74 billion pesos o katumbas naman ng 3.88%. Samantala, mga kabombat Kester Nation, ng Bureau of Customs ay may target na koleksyon na humigit kumulang 1 trillion pesos ngayong taong 2024. Oras 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita sa oras na ito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unahang pagkakataon ang command conference ng Philippine National Police ngayong araw sa Campo Crame, Quezon City. Ito ang kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa isang mensahe kung saan binanggit niya na walang kakaiba at bagkus ay regular na command conference lamang ang idinaos ngayong araw. Dito ay naasang mag-uulat ang Philippine National Police kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Hinggil naman dito sa mga accomplishment ng naturang Hanay at maging sa kasalukuyang sitwasyon na pangseguridad dito sa ating bansa. Mga kabumot ka sa nation, kasabay nito ay naasahan din na magbibigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pambansang pulisya kaugnay pa rin sa mga usaping may kinalaman sa pagtitiyak ng seguridad, kapayapaan at kaayusan dito sa ating bansa. Samantala, kaugnay pa rin ito ay pansamantala muna ang sinuspinde. Ito namang transaksyon ng publiko sa ilang mga tanggapan ng Philippine National Police sa Campo Crame bilang pagbibigay daan na rin sa naturang aktibidad. Samantala, kalinsabay nito ay ang mahigpit din na implementasyon ng seguridad sa buong kampo kung saan nagpatupad ng partial lockdown sa lugar mula alas 8 ng umaga ng kung saan may pinapairal din na traffic rerouting scheme at no entry area sa headquarters support service sa ilang lugar sa natura dyan sa may bahagi ng Campo Crame. Samantala, dagdagan pa natin ang ating balitaan dahil ang Comprehensive Sexuality Education Round na programa ay ipinanawagan ng senador na repasuhin upang hindi mahinto sa pag-aaral ang mga babaeng estudyanteng nagdalang tao ng maaga. Patuloy naman na pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa kasama na ang sexual abuse problem, may tuturing daw na national challenge. Yan ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Education na balikan ang Comprehensive Sexuality Education Program upang hindi mahinto sa pag-aaral ang mga babaeng estudyante dahil sila ay buntis o nagdadalang tao. Sa pagdinig ng Committee on Basic Education kaugnay sa pagsusuri ng Program for International Student Assessment o PISA 2022 Results for the Philippines, ikinalungkot ni Gatchalian nang magandang kinabukasan ng mga babaeng mag-aaral na nabubuntis ay pinipili na lamang mag-drop out at maging full-time na ina. Sayang, because school age, because girls outperform boys. If we can keep them in school, that will be the best case. They go to college, you probably get a college degree and be gainfully employed. But if they drop out, most likely they will never go back to school. No? So, samantala, iginit naman ni Senate President Pro Tempore Lauren Legarda na dapat tugunan ang problema ng teenage pregnancy at sexual na pang-aabuso sa pagtutulungan at sama-samang pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Education, Department of Social Welfare and Development at Department of Justice. Hiniling ni Legarda ang mga rekomendasyon at mungkahing solusyon ng DepEd para matugunan ang mga problema. Ayon naman kay dating Education Secretary Leonor Briones, may tuturing na hamon ang patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy kasama na ang sexual abuse problems. Inihayag ni Briones na kailangan ng holistic approach upang masolusyonan ito. Agree, Senator Lauren, that this is a whole of government approach. Now, you're asking, tumaas ba ang level ng teenage pregnancy before or after COVID or during the olden times, etc. Obviously, of course, it is rising. But there are several factors. And it is not only education's responsibility. Media, children learn more from mass media than perhaps even formal education, classroom sessions, where teachers absolutely refuse anything to discuss anything to do with sex and gender. You were also, I was quite delighted with the use of your phrase, the nuances of the human body. Well, there are groups which are absolutely against discussing the nuances of the human body. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Mga
Kabombo at Kasir Nation, maya-maya abangan natin itong detalye ng iba pang mga balita tungkol dito sa ilang labor group na nagsasabing hindi daw malulugi itong mga negosyante sakaling tuluyan ang maipatupad nga itong 100 pesos na dagdag sahod para yan sa mga manggagawang Pilipino dito sa ating bansa. Sapagkat sinasabi nga ng Department of Labor and Employment na maaaring mas mabigat ito o mabigatan itong mga employer dahil nga sa pagpapatupad ng naturang panukala o itong panukalang dagdag sahod na 100 pesos sa arawang kita ng mga manggagawang Pilipino. Samantala, dyan naman sa mamaya-maya, abangan nyo mga kabumbot ka sa nation, sapagkat itong Iloilo City Government nagbigay ng puna laban dito sa pahayag ng isang Chinese Consul General sa hindi umano nito pagrespeto sa arbitral ruling dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang mga balitang yan ating tututukan maya-maya lamang. Samantala muna, nakapagtala ang Intellectual Property Office of the Philippines ng 76% na pagtaas sa bilang yan ng mga copyright registrations sa ating bansa. Noong nakaraang taon, pumalo ito sa 6,522, mas mataas kumpara yan sa 3,706 na pagpaparehistro noong 2022. At batay nga sa datos ng Intellectual Property Office of the Philippines, nagpakita lamang ito ng mga copyright registration para yan sa mga aklat, pamphlets, articles, e-books, audiobooks, comics, novel at iba pang mayroong 52.6%. Samantala, sinundan ito nitong mga gawang audiovisual works at cinematographic works na mayroong 18.1% at computer programs, software, mga games at application mayroong 8.8%. Ang mga komposisyong musikal naman, mayroon man o walang lyrics, ay umabot sa 6.1%. Drawing, painting, architectural work, sculpture, engraving, prints, lithography o iba pang mga gawa ng sining, modelo o disenyo para sa mga gawa ng sininga ay mayroong 4.9%. At mga disenyo ng ornamental para yan sa mga artikulo ng paggawa ng mga bagay na pang-industriya at iba pang mga gawa ng inilipat nga sa nasining na mayroong 3.2%. Ayon kay Ruel Barba, Director General, na ang mga makasaysayang copyright registration na ito ay nagpapakita lamang ng mga resulta ng pagisikap ng kanilang ahensya na pataasin ang kamalayan at tulungan ng mga individual o tao na maunawaan itong kahalagahan ng pangalaga sa kanilang mga intellectual property. Bombo International News. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang bansang Israel laban sa Lebanon. Ang hakbang na ito ay bilang ganti raw ng naturang bansa sa ginawang rocket attacks ng grupong Hezbollah ng Lebanon sa Israel na ikinasawi naman ng isang babae at ikinasugat ng 8 individual. Ayon kay Israeli Defense Forces spokesman Daniel Hagari, nagpakawala ng mga missile ang kanilang fighter jets sa teritoryo ng Lebanon. Ang Hezbollah ay isang Shia Muslim organization na tinagura ang pinakamatinding armado at non-state military forces sa buong mundo. Patuloy naman ang pag-apela ngayon ng World Health Organization sa Israel na itigil na ang mga operasyon nila laban sa Rafah at doon yan sa Gaza Strip. At sa kasalukuyang patuloy pa rin at nagtatamunga ng pinsala at malaking sugat at mga pagkamatay ng maraming individual ang mga residente sa naturang bansa. Sinabi naman ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na maraming mga residente doon ang umalis na ng dahil yan sa mas maiting pang mga labanan na nangyayari sa naturang lugar, partikular na ng palitan ng pagpuputok ng bala at baril at ganyan rin ang mga pagbobomba ng Israel at maging ng mga Hamas militants. Panangangambahan naman ng mga naturang organisasyon ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit sa Gaza. Magugunitang nagmatigas si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila titigilan ng Hamas militants hanggat tuluyang mapalaya ang mga bihag na hawak ng mga ito. Oras 28 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita, abay nakitaan ng downtrend ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan dito sa bansa. At batay nga sa monitoring
na isinagawa ng Department of Agriculture, may mga tindahang nagpapatupad na ng rollback, ngunit magkakaiba ito sa ilang lugar. Sa lungsod ng Quezon, nasa 5 pesos ang ibinaba sa presyo ng bigas, habang mas mababa naman sa iba pang syudad dito sa Metro Manila. Para kay Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro, matatag ang supply ng lahat ng crops commodities, lalo na ang produktong bigas at mais, gayon din ang baboy, manok, itlog at iba pang mga produkto. Higit pa anyas sa pangangailangan ngayong buwan ang supply ng bigas matapos makapag-angkat ang bansa na aabot sa 590 metric tons mula yan sa ibang bansa. Bukod pa dito, sa inaasahang ani na mga maghasaka sa buwan ng Marso at buwan ng Abril, kaya hindi nila nakikitang magkakaproblema sa supply hanggang buwan ng Hunyo o kahit mag-peak pa itong El Nino phenomenon na umiiral dito sa ating bansa. Sa dagdag po mga balita, inanunsyo naman ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan na ang paglulunsad ng Career Guidance Orientation Program para sa lahat ng senior high school students sa kanilang lungsod. Sa pamumunayan ni Fernan Bermejo na pinuno ng Public Employment Service Office ng naturang lungsod, ay ang programang ito na pagtuturo sa mga mag-aaral at pagdidirekta sa kanila kung ano ang nais nilang ituloy. Ayon kay Bermejo, sasakupin ng programa ang humigit kumulang 9,000 mga mag-aaral mula sa kabuang 27 paaralan sa lungsod ng Maynila. Tuturuan ng mga mag-aaral sa kanilang desisyon kung ipagpapatuloy ba ang edukasyon sa kolehiyo o magsisimula ng maliit na negosyo, o gayon din ang mga konsiderasyon na may kaugnayan sa paghahanap pa ng iba pang trabaho. Ang seminar ay gisasagawa ng isang buong buwan ng libre, habang ang mga kalihok naman ay bibigyan ng libreng pagkain. Hindi bababa sa 500 mga mag-aaral ang nakinabang sa mga programang ito sa panahon niya ng Career Guidance Orientation na ginanap naman sa Raha Sulaiman Science and Technology High School. Ang proyekto ay sa pakikipag-ugnayan na ng Department of Labor and Employment Division of City Schools of Manila at gayon na rin ng School Management. Sinabi naman ng alkalde na patuloy na nagbibigay ng trabaho ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga residenteng kabilang sa mga senior citizen at persons with disabilities. Bukod sa job fairs, tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa pagkuha ng mga residente sa pamagitan niya ng help desk nito sa Kalinga sa Maynila na ginaganap sa ilang mga barangay. Samantala, magpapatuloy umano ang People's Initiative na layong amyendahan itong 1987 Constitution kahit na mayroong investigasyong ginagawa ukol dito ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon yan sa lead convener ng People's Initiative 44 Modernization and Action o itong grupong pirma. Sa isang panayam, sinabi ni Noel Onat Onyate na wala raw makakapigil sa People's Initiative dahil karapatan umano na mga Pilipino ang maging ang COMELEC naman at Korte Suprema at Senado, maging ang Kongreso raw ay walang kakayahang ipatigil ito sapagkat fundamental rights umano ng mga tao na ipagpatuloy ang naturang signature campaign. Dagdag pa ni Onyate na nakuha na nila itong pirma na abot sa 12% ng total population ng ating bansa at ibang distrito naman ay magpapasa pa ng pirma ng kanilang mga nasasakupan. Samantala, itinanggir nito ang ilang ulat na nag-withdraw na itong ibang mga pumirma sa People's Initiative. At mga kabumbot ka, Sir Nation, matatandaan na noong nakaraang buwan ay sinuspinde ng Commission on Elections itong mga proceedings sa People's Initiative upang mas mapag-aralan pa umano ng naturang komisyon ang kasalukuyang alituntunin nito at upang maiwasan daw ang problema at hindi pagkakaintindihan sa interpretasyon ng provision of rules. Tinataya na mga abot sa migit 900 million pesos na halaga ng mga agri-fishery invention ang ipinabot ng Department of Agriculture sa mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda doon sa Western Visayas. Ang naturang programa ay pinangunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ginanap mismo sa Iloilo Convention Center. Kasama sa ipinamigay ng ahensya ay ang Rice Farmers Financial Assistance, Fuel Subsidy,
Kadiwa Financial Grant Program, mga makinarya at gayon din ang mga kagamitan sa pangingista. Nagpabot rin ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng mga farm machineries. Nagbigay na rin ang Philippine Rural Development Project ng go signal upang masimulan na ang big ticket projects sa naturang mga kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda na ating mga kababayan. Kabilang na rito ang farm to market road, slaughterhouse at maging ang feeder port. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kalihim ng inspections sa Haular River Multipurpose Project 2 ng National Irrigation Administration. Ang proyektong ito ay inaasahang magkakatulong sa pagkapataas ng ani ng palay sa probinsya ng Iloilo. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, may napigilan ng Bureau of Immigration. Ito namang pag-alis ng isang babaeng pinaniniwalaan na biktima umano ng human trafficking dyan sa Ninoy Aquino International Airport. At ayon sa ulat ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBES, nagapresenta umano ang naturang lalaking Chinese ng apostilled original certificate of marriage sa immigration officers. Subalit na po na ng mga immigration officers ang ilang inconsistencies sa mga pahayag ng babae at kasama nitong Chinese. Dahil dito, isinailalim sila sa secondary inspection. Ayon sa naturang mga tauhan, nakasulat daw sa marriage certificate na ginanap ang kasal sa Camasi, Maguindanao noong Oktubre 22 o 2022. Subalit nang tingnan ng Bureau of Immigration, ito namang mga travel records ng naturang Chinese national, wala ito sa Pilipinas nang mangyari ang sinasabing pag-iisang dibdib. Dahil dito, inamin din ng Pilipina na hindi siya ang nag-ayos ng marriage certificate at wala siyang ideya kung paano nagkaroon nito. Sa inspeksyon ng Bureau of Immigration's Forensic Documents Laboratory, natagpuan na authentic itong apostilled marriage certificate nito kahit na naglalaman ito ng mga hindi totoong impormasyon. Samantala, pinagsususpetsahan ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco na kaso ito ng mail order bride scheme kung saan na pinipeke ang marriage certificate para isama ng mga Chinese national. Sa huli, dinala ang naturang babae at ang lalaking Chinese sa International Interagency Council Against Trafficking para yan sa mas malalim pa na investigasyon at upang matulungan ang naturang biktima. Samantala, may mga nahuli na rin umano ang immigration officers na kahalintulad na ganitong kaso. At isa na rito ang nailigtas nitong babae noong January 18 sa Mactan, Cebu International Airport na dadalhin sana sa isang unang isang lalaking Chinese sa bansang China. Nakatakda namang pondohan ang aabot sa 141.9 million pesos ng Japanese government ang apat na peace and security stations doon sa rehiyon ng Mindanao bilang partiyan ng programa ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Ipatutupad ng United Nations Migration ang programa sa loob ng isang taon simula yan ngayong buwan ng Pebrero ng taong 2024 at nakapaloob din dito ang capacity building ng 720 Joint Peace and Security Team members ng 24 na station sa Mindanao. Tinawag ang proyektong Enhancing and Sustaining Peace and Security Mechanisms in Mindanao na layong bigyan ng livelihood training ang mga kids ang nasa 80 mga miyembro nito sa apat na community-based organizations. Ang Joint Peace and Security Team ay binubuo ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at maging ng Bangsamoro's Islamic Armed Forces. Umaasa naman si Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa na ang programang ito ay nagiging dahilan upang mas mapalakas pa ang pagtutulungan ng Japan at ng Pilipinas sa pagsasagawayan ng mga tungkulin lalo na paparating na ang araw ng 2025 Bangsamoro Parliamentary Election. Dagdag pa ni Koshikawa, tuloy-tuloy daw ang suporta ng gobyerno ng Japan sa Pilipinas upang maatim ang pagmatagalang kapayapaan at kaunlaran doon sa rehiyon ng Mindanao. Bombo Sports News. Sa
ating balitang pampalakas sa mga Kabombot Caster Nation, nakuha ng San Miguel Beermen ang kampeonato ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay matapos na habulin at tuluyang talunin ang Magnolia Hot Shots sa score na 104-102 sa Game 6 ng Best of 7 Finals sa laro na ginanap sa Smart Araneta. Nagatulungan si CJ Perez at Chris Ross para mahabol itong Magnolia at burahin ang 14 points na kalamangan sa 67 po hanggang 54 points sa third quarter ng naturang laban. Nakalamang lamang ang Beermen ng 100-99 points na maipasok ni Ross ang kanyang 3 points sa natitirang 1 minuto at 3 minuto ang huling minuto nga ng naturang laban. Nagtuloy pa lamang ang lamang nila nang maipasok ni Perez ang kanyang 3 points sa 48.7 seconds at mailayo ang kalamangan ng gap sa 4 puntos. Tinapos ng Beermen ang final 4-2 na unang kampiyonato ng kanilang coach na si George Gallant. Ito na ang pang-29 na PBA title ng Beermen habang itong namang isang kapunan na ay patuloy ang paghabol ng kampiyonato sa nahuling nakatikim sila noong 2018 Governor's Cup. Samantala ko pa tayo ng mga dagdag pang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil ang partido manggagawa ay kinit na hindi malulugi ang mga negosyante kapag nagpatupad raw ng dagdag pasahod sa mga manggagawa. Yan ang pag-uulat ni Bomba Kelly Cordero. Inihayag ng partido manggagawa na hindi malulugi ang mga negosyante sakaling maipatupad ang 100 pisong dagdag sahod. Ito ay matapos din sabihin ng Department of Labor and Employment na posibleng hindi kayani ng mga maliliit na employers sa bansa ang naturang panukala dahil sa humigit kumulang 1 million na registered existing business, higit 900,000 ang nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises. Paliwanag pa ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, bukod sa 100 na panukalang dagdag sa minimum wage kada araw, madaragdagan din ang mga benepisyo ng mga manggagawa na sasagutin ng mga employers. Pero ayon kay Renato Magtubo, National Chairperson ng Partido Manggagawa, 610 ngayon ang minimum wage sa Manila at kahit na dagdagan ng 100, makaka-recover lang umano ang purchasing power ng mga manggagawa dahil sa inflation at kulang pa rin ito kung pag-uusapan ang take-home pay ng isang empleyado. Sa pahayag muli ng DOLE, hindi nila pinapanigan ang mga employer at ang mahalaga lang sa kanila ay ang balanse at makitang tuloy-tuloy ang employment. Maliban pa rito, tinitingnan din umano nila kung paano mapapanatili ang mga negosyo habang patuloy na nakakalikha ng mga dagdag na trabaho. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Kailangan po talaga ang maingat na pagsusuri dahil bagamat laging sinasabi po ng ating mga kaibigan sa labor sector na lumang tugtugin na yan, lumang kanta na yan ng employer, kaya po namin binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, sa inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP. Ayon pa kay Laguesma, pagtuunan din ng pansin sa ngayon ang mga maliliit na negosyo. Muling binigyang diin na ang kapangyarihan na pagpapatupad ng batas ay nasa lehislatura pa rin at tinitiyak nila na sisiguraduhin nila ang implementasyon sa oras na may sa batas ang dagdag sahod. Bomba Kelly? Bombo Victor. Matanong lang namin, Bombo Kelly, kasi para sa kaalaman ng ating mga manonood at tagapakinig, sino ba itong makikinabang dito sa panukalang 100 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa? Ito ba ay mga manggagawa mula sa pribadong sektor o mga manggagawa naman mula sa mga pampublikong sektor o pareho, Bombo Kelly? Bombo Victor, pasado na sa 2 pagbasa itong 100 pisong dagdag sahod at sa oras nga na maipatupad ito o maipasa na talaga ito, lahat ng empleyado sa pribadong sektor sa buong bansa, agricultural or non-agricultural, ay makikinabang sa 100 pesos na dagdag sa minimum wage. Umalin?
Yes, Bomba Kelly, on my part lang matanong ko lang, no. Kasi nabanggit mo kanina sa iyong report na plano ng Department of Labor and Employment na dagdagan pa yung mga trabaho dito sa ating bansa para doon sa ating mga kababayan. At the same time, sinusulong din yung pagdadagdag ng sahod para dito sa mga empleyado. However, Bomba Kelly, kung sinasabi nga isusulong yung pagdadagdag ng pasahod sa mga empleyado at ang pagdadagdag din ng trabaho dito sa ating bansa, hindi anong magiging measures ng Department of Labor and Employment dito kung sakaling magkaroon ng hardships on the part of the employer, Bomba Kelly, upo dito nga sa naturang usapin. Bomba Marlene, sa ngayon, ang tanging inihayag lang ng DOLE, ang paliwanag lang dito ng DOLE ay sisiguraduhin lang nila na maimplementa nila ito sa oras na maipasa. At ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kailangan nga ng balansehin. Kailangan ng pagsusuri muna dahil maaaring makaapekto nga ito sa employment rate na kung matatandaan ay tumaas na ngayon sa 96.9%. Bobo Kelly, marami nga nagsasabi na sakali man na maipatupad itong naturang panukala na 100 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Abay, sinasabi ng ilang mga labor groups na bagamat maliit na halaga lamang ito, ay malaking tulong na rin ito para mairaos itong isang araw na pagbili ng pagkain. Sapagkat, Bombo Kelly, itong 100 piso ay maaari na makabili ng sabihin na natin 1 kilo ng bigas. At itong 1 kilo ng bigas na ito ay maaari ng pagsaluhan ng isang pamilya na binubuo ng 5 individual. At sana nga ay sakali man na maipatupad na ito ay magdulot ito ng positibong epekto naman sa parehong employer at mga empleyado. Bomba Kelly. Tama ka dyan, Bomba Victor. Actually, Bomba Kelly, na matanong ko na lamang din kung nakatanggap ba ng mga pag-uulat itong Department of Labor and Employment mula doon naman sa panig ng mga employer. Kasi with this kind of mga panukala, sila yung mga pangunahing maapektuhan na itong naturang panukala ng naturang kagawa ng Bomba Kelly. Sa ngayon ba may mga natatanggap ng report itong Labor Department? Bobo Marlene, sa ngayon wala pang naihayag ang Department of Labor and Employment hinggil dito. Maraming salamat, Bomba Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito ay kumuna tayo ng mga balita mula sa ating mga probinsya sapagkat itong Iloilo City Government abay pinuna itong pahayag ng isang Chinese Consul General sa hindi o ano pagrespeto nito sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ang buong detalye ay hatid sa atin ng Bombo Radyo Iloilo. Kinontra ng Iloilo City Government ang patuloy na pagsisinungaling ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Kasunod ito sa pahayag ni Chinese Consul General Zhang Qian sa Iloilo City na illegal at walang visa ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, kay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon, sinabi nito na parehong kasapi ang China at Pilipinas sa United Nations on Convention on the Law of the Sea. Ayon pa kay Ganzon, nararapat na sundin ng China ang mga obligasyon at responsabling umakto alinsunod sa 2016 arbitral ruling. Hinamon rin ng Vice-Alcalde ang Consul General na magpakita ng ebidensya sa pag-angkin sa West Philippine Sea. Aniya, tinanggap ng lungsod ang opisyal ng Malugod, kaya nararapat na irespeto rin ito ang Pilipinas. I still believe the international body ng arbiter. We believe na in case of conflict, may international body na dapat masettle ang issue mo. So we adhere to what we call rule of law. Ting rule of law, prevail ang decision ng arbiter, international arbiter, in case of conflict. Si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, ang grupo naman ng mga mangingisda paboraw sa pagkapadala ng upgraded patrol vessel sa Palawan. Subalit iginiit na hindi umano dapat magpadala ng mga magpadala po yan sa dikta ng Estados Unidos. May mga paliwanag at pag-uulat dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Positibo ang pananaw ng grupo ng mga mangingisda sa pagpapadala ng Philippine Navy ng karagdagang patrol vessel sa Palawan sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea.
Matatandaan na noong nakalipas na araw nang magtungo ang BRP Emilio Jacinto sa naturang lugar upang mapalakas pa ang maritime patrol ng bansa. Ayon kay pambansang lakas ng kilusang mamamalakay ng Pilipinas, President Pando Hicap sa panayam ng Bomboraj Legazpi, malaking tulong ang karagdagang pwersa ng bansa upang mapigilan ang patuloy na pagpasok at pananatili ng mga commercial fishing vessels ng China sa territorial waters ng bansa. Subalit iginiit nito na hindi pabor ang kanilang grupo sa anumang uri ng pagdidikta ng Estados Unidos dahil mas pinapalalaan niya nito ang sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Anya, obligasyon at mandato ng pamahalaan ang pagtatanggol sa territorial waters ng Pilipinas kaya hindi ito dapat na magpapadala sa anumang uri ng pakikialam ng Estados Unidos. Paliwanag ni Hicap na ayaw nilang magamit ng Amerika ang Pilipinas sa girian nito sa iba pang mga bansa tulad na lamang ng China dahil ang mga Pilipino anya ang pinaka maapektuhan. Nag-escalate, no? At tumataas ang tension ng tension dyan sa West Philippine at pagdami, no? Ng tropa ng Chinese dyan sa West Philippine kapag nakita ng mga foreign chief at mga foreign soldier dyan sa West Philippine. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Raj Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang bumigay na balkonahin ang isang simbahan sa Bulacan na dahilan ng pagkakasawi ng isang individual at pagkakasugat naman ng 52 na iba pa, patuloy na iniimbestigahan. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa bumagsak na balkonahe sa St. Peter the Apostle Church sa Barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa kasagsagan ng Ash Wednesday Mass na siyang dahilan ng pagkasawi ng isang individual at 52 na sugatan. Ayon kay Police Major Joel Alba, ang Deputy Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan, kinilala ang nasawi na si Loneta Morales, 80 taong gulang, residente ng Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan ay lumalabas na heart attack ang naging sanhi ng kanyang pagkakasawi habang nakauwi na rin ang iba pang sugatan. Lumalabas umano sa inisyal na investigasyon na 1994 pa na itatag ang simbahan kaya't nasa tinatayang 30 taon na ang tanda nito. Anya, isa sa nakikitang dahilan ay ang taon ng pagkakatatag na siyang sanhi ng paghina na rin ng mga pundasyon ng simbahan. Dahil sa nangyari, nakatakdang bumisita ang kanilang hanay sa bawat simbahan sa kanilang nasasakupan at nakikipag-ugnayan na rin ang mga ito sa iba't ibang opisyal sa lalawigan upang hindi na maulit pa ang naturang pangyayari. Ang 53 sugatan po, dun po sa 53 na yon ay meron na pong binawian ng buhay, ng katandaan at kahoy lang po ang mga materyales. Humina na po yung pinaka-pundasyon niya. Ay patuloy pa ho naming inaanalisa kung ano po talaga ang tunay na dahilan ng pagguho o pagbagsak ng nasabing balcony. Mula sa lalawigan ng Bulacan, para sa Bombo Network News, Bombo Oliver Dacomus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating probinsya, itong pamangkin ni dating Senador Manny Pacquiao, kinasuhan ang isang aktibong pulis matapos manutok ng baril. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensan. Naharap ngayon sa kasong grave threat ang isang aktibong pulis matapos manutok ng baril sa isang Purok chairman at kanyang mga pamilya sa Purok 4, Lanton, Barangay Epupo nitong lungsod. Kinilala ang pulis na si Police Master Sergeant Steve Piansay Francisco, 43 taong gulang, na nadestino sa Pigkawayan Municipal Police Station. Sa salaysay ni Arnel Pacquiao, isang Purok chairman, nakita nilang natumbas ang binanehong motorsiklo si Francisco at ang backride nito na si alias Alan dahil sa kalasingan. Kagad naman itong pinuntahan para tulungan sana. Ngunit naging gulat na lamang ni Arnel nang biglang nagalit ng pulis at bumunot ng baril na itinutok sa kanya. Saksi rin sa pangyayari ang kanyang pamilya na kinabibilangan pa ng kanyang mga minor de edad na anak. Kagad naman itong nirespondihan ng mga personay sa Macar Police Station at na-recover din sa posisyon ng pulis ang 9mm pistol na may isang magazine at may 10 bala
na siyang ginamit sa panunutok. Sa ngayon ay isang pa na ang kasong grave threat laban sa nabanggit na pulis. Ayon din kay Police Captain Joseph Letillo, Deputy Chief ng Macar Police Station, hindi nila kukonsintihin ang ganitong asal ng kanilang mga kabaro. Willing talaga sila. Eh, wala tayong magawa. Para patan ang komplainan niyan. Kung willing sila, sabi it. Hindi pwede yung tigilan. Sila man yung complaint. At wala, na-submit na namin yung kailangan ng mga documents, yung mga medico-legal examination reports, ando naman. So, yung decision na hindi namin hawak na, hinihintay na lang natin, sir. Gusto ko lang ipalaala sa mga samahan ko sa kapulisan na ingatan talaga natin yung trabaho natin. Kasi kunting pagkakamali lang, masayang nung pang-nervisyo natin. Napag-alamanan na sa Jensen si Police Master Sergeant Steve Francisco dahil nakilahok sa physical fitness test ng mga kapulisan sa Police Regional Office 12. Pagkatapos ng nasabing aktibidad, nakipag-inuman kasabay ang iba pang mga kasamahan na nagresulta sa naturang insidente. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levy De Leon para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 6 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. That time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ilang lugar sa Israel, balik normal na ang sitwasyon sa kabila ng tensyon sa bahagi ng Rafah sa Gaza City na planong lusubin pa ng naturang bansa. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Balik normal na sa kapital ng bansang Israel, bagamat may mga lugar pa na ipinagbabawal na tunguhin ng mga tao, ang unahin na sa bahagi ng border ng Israel at ibang bansa tulad ng Lebanon. Ayon kay Bombo International News Correspondent Sunny Osorio mula sa Tel Aviv, hindi na nila ramdam ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas, kaya nakakapunta na sila sa mga buok pasyalan ng walang takot sa mga airstrikes ng karatig nilang bansa. Dalawang linggo na rin anyang wala silang naririnig na sirena na nagpapahiwatig ng airstrike o pambobomba. Ito ay sa kabila ng tensyon na nangyayari sa Rafah na planong lusubin ngayon ng Israel. Pinapahintulutan na rin anyang ng pamahalaan ang pagsasagawa ng outdoor activities na dadaluhan ng 300 katao habang 100 katao naman kapag indoor activities. Dahil dito ay wala na rin planong umuwi ang mga OFW sa Israel dahil sa iba na nawalan ng trabaho dahil sa digmaan ay nakahanap na rin ng bago nilang mga trabaho. Anya may mga OFWs din na agad umuwi sa Pilipinas nang magsimula ang digmaan ang nagsisisi ngayon dahil sa balik normal na sa nasabing bansa. Parang ano nga kami rito, parang back to normal na, kaya lang may mga place pa rin na hindi kami pwedeng pumunta. Unlike doon sa Mount Hermon, na yung highest point ng Israel na kung saan may snow ngayon. So bawal pa kaming pumunta ron para mag-trip kasi border yun ng Lebanon and Syria. So nagkakaroon pa rin ng medyo high pa rin yung tension. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Feli na nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Entertainment News. Bombo Entertainment News. Isang Filipino-Australian writer naman kinilala matapos magwagi ng Filipino-inspired literary work dito sa News Castle Awards. Yan ang pag-uulat ng Star FM Manila. Wagi ang isang Filipino-Australian writer sa Newcastle Awards na naganap sa Australia. Ito ay si Patrick Forrest, isang 30-year-old writer na pinarangalan sa kanyang literary work na may pamagat na Kuya. Nanalo ito ng first prize para sa Best Short Story ng Newcastle Short Story Awards. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Patrick, ibinahagi nito ang kwento sa likod ng kwentong Kuya at inspired rin ito sa kanyang pagiging miyembro ng LGBTQ. Nagbigay rin ito ng mensahe na makilala sa larangan ng literatura. Super happy, very surprised. I'm super proud and very honored. The story is about two brothers, one older brother, the Kuya, and then a younger brother. He has autism, and the older brother, who obviously is based on me, is gay. In Australian accent, sometimes when I tell someone, oh, Kuya, Kuya, it sounds like queer. I wanted to capture the feeling of my childhood. This is the first time I ever wrote something that was really honest. For me, the lesson in that
write honestly with authenticity and don't hold back because you think, oh, somebody's going to read this. They're going to think I'm weird, blah, blah, blah. Nah, don't worry about it. The weirder the better. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila sa Filipino-Australian writer na si Patrick Forrest. Ipinanganak si Patrick sa Australia habang mula naman sa Maynila ang kanyang ina. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Kimmy Gora ng Star FM Manila. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago po ang ating orasyo, Imperata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari din po ninyong matunghayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayan ng mga Bisaya, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan at ang Bombo Radio General Santos. At para naman sa ating mga kababayan ng mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Ang Kabomba at Kister Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo!